bago tayo magsimula mga kaninuno, simpleng katanungan lang para sa lahat. Napapansin ko kasi na medyo kaunti ang mga listeners natin ngayon, pati na din yung mga nagko-comment. Kaya tatanungin ko kayo kung sakaling mag-upload tayo mamayang gabi, game pa ba kayo? Kasi baka nagsasawa na kayo sa ating kwento. Hashtag letter A kung oo at hashtag letter B kung hindi. Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba nakontento sa pag-iigante? Parang balak mo pang ubusin yung pamilya namin ah. Wika ng kapatid ni Wilson na itago na lang natin sa pangalang Gimo. Habang yung isang lalaki na bunso ay itago na lang natin sa pangalang Kim. Kuya Gimo, siya po ba yung pumatay kay Kuya Wilson? Nasaan na yung kasama mong ukluban? Tanong ni Kim. Ngunit hindi kumibo si Mason. Halata ang paghahanda nito sa kanyang sarili sa anumang pwedeng mangyari. Nararamdaman ko sa iyo ang matinding galit. Ano bang meron? Hindi ka naman namin pinapakialaman. Maliban na lang doon sa matandang hukluban. Siya lang ang may atraso sa amin. Wika ni Gimo na siyang ipinagtataka ni Mason. Ngunit ang inisip niya ay nagmamaang-maangan lang ang mga ito. Mabilis siyang lumapit kay Gimo. Kaagad na pinitik ang kamay na may lasong kastor. Makikita sa mukha ni Gimo na napapikit. Senyales na tumama na ang lason. Hoy, pinapaikot niyo pa yung isip ko. At ikaw naman tanda, dyan sa likuran. Anong binubuka-buka ng bibig mo? Hindi tatago sa akin yung orasyon mo. At ikaw bata, masdan mo kung paanong mamamatay ang kuya mo. Wika ni Mason. Nanlaki ang mga mata ni Kim at kaagad na lumapit sa kanyang kuya. Bahagyang napaatras si Gimo. Hawak niya ang kanyang dibdib na animoy nahihirapan ng huminga. Ilang sandali pa ay pasuray-suray itong naglakad papauwi sa bahay nila. Wala kang awa. Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo ah. Wika ni Kim. Buong tapang siyang lumapit kay Mason. Ngunit sinipa lang siya ni Mason. Dahilan para matumba sa lupa. Naglakad si Mason patungo sa mag-ina. Kasabay nito ay paulit-ulit niyang pinipisikan ng lason si Kim. Ikaw naman ngayon tanda. Ang sama mong makatingin ah. Sige, mag-orasyon ka lang ng pamaba. Hindi naman tatalab sa akin yan. Wika ni Mason at dito na nagsalita ang matandang babae. Walang atraso sa'yo ang mga anak ko. Pati na rin doon sa kasama mong hukluban. Oo, ako ang kumulam kay Ruben para maipagiganti ko ang kamatayan ni Wilson. Pero hindi pa kayo nakontento. Pati si Alan pinatay nyo. Pinoprotektahan niya lang kami. Ngayon pati ang dalawa kong anak madadamay. Mangkukulam kami, pero pumipili kami ng bibiktimahin. Wika ng ina ng magkakapatid. Ano bang sinasabi mo, tanda? Kayo ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Nadamay pa ang nanay ko. Alam mo ba yung sakit na nararamdaman ko ngayon? Kayang-kaya kong ubusin yung angkan nyo. Wika ni Mason. Nang sandaling ito ay nasa likuran lang si Mang Dario, nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Kinabahan si Mang Dario dahil naramdaman niyang totoo ang sinasabi ng matandang babae na wala silang kinalaman sa pagkamatay ng tatay ni Mason. Dito na nagsalita si Mang Dario. Mason, iho, itigil mo yung ginagawa mo. Akin na yung gamit. Sa palagay ko, totoo ang sinasabi nila. Nakalimutan natin, iho. Meron pa tayong ibang kalaban. At yon ang angkan ni Jerry. Wika ni Mang Dario. Huwag kang makialam, tanda. Sumasabat ka pa sa usapan namin. Wala akong pakialam sa pagpapaliwanag nila.
Siguradong naghahanap lang sila ng butas para malusutan yung ginawa nilang pagpatay sa tatay ko. Tugon ni Mason. Mason, ang kulam at lason ay hindi malayo ang pinagkaiba. Kaya tumigil ka na. Oo, ako ang may kasalanan ng lahat ng nangyayari. Pero sa palagay ko, hindi mariresolba ang problema kapag pinairal mo ang galit mo. Eho, ganyan ako noon. Hindi ako kumikilala ng taong lalasunin. Pero ikaw ang nakapagpabago sa akin. Kaya makinig ka. Sobra-sobra na ang pagigante natin sa mga taong wala namang ginagawa. Naiintindihan kong mangkukulam sila, pero nararamdaman kong mabuting tao. Alam mo naman kung gaano kabait ang kapatid kong si Ruben. Naging magkaibigan sila ni Wilson. Malaki ang tiwala niya sa pamilya. Wika ni Mang Dario, at dito na umiyak yung matandang babae. Nakaramdam ng awa si Mason. Nakuha niya ang ibig sabihin ni Mang Dario. Bumagsak ang kanyang balikat. Umupo sa lupa at yumuko. Sumaglit siya ng tingin sa bunsong kapatid ni Wilson. Wala itong tigil sa pagdaing habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Napaluhod ang ina ng magkakapatid at nagmakaawa kay Mason, habang si Mang Dario naman. Hindi din niya alam kung ano ang gagawin. Nakatingin lang siya sa bata at kita sa mukha na nakukonsensya. Iho, Mason, tumigil ka na. Gamutin mo na yung bata. Wika ni Mang Dario at tumango ng isang beses si Mason. Marahan siyang humarap kay Mang Dario habang lumuluha ang mga mata. Pinuntahan niya ang bata at mabilis na pinahiran ng mukha ng isang pulbo. Ito ay uri ng gamot para sa lason. Pagkatapos nun ay pumunta siya sa loob ng kanilang tahanan. Hinanap niya kung nasaan si Gimo. Nakita niya itong nakaupo habang nakasandal sa dingding ng bahay. Bagsak na ang kanyang ulo at wala ng malay. Pagkalapit ni Mason ay humihinga pa ang binata, kaya't kaagad niya itong binigyan ng lunas. Naglakad papaalis si Mason doon sa lugar at hindi na muling kumibo. Samantalang si Mang Dario naman, inobserbahan kung gagaling pa yung dalawa. Yung batang nakahandusay sa lupa, umiiyak pa rin ang kanyang ina sa tabi nito. Napansin ni Mang Dario na huminga ng malalim yung bata at dito na siya nakampante. Magaling na ho yung anak mo. Hindi ko lang alam yung isa. Pero kung naabutan pa ni Mason, maaaring masalba pa yung buhay niya. Wika ni Mang Dario. Ngunit matapos niyang magsalita ay nakita niyang lumabas ng bahay si Gimo. Nagpasuray-suray itong naglalakad patungo sa kanyang nanay. Gumaan ang pakiramdam ni Mang Dario. Tumalikod na at sumunod ng paglalakad kay Mason. Pagkarating ni Mang Dario doon sa highway, nakita niyang nakaupo si Mason. Nasa gilid ito ng malaking establishmento habang nakayuko. Lumapit si Mang Dario at umupo sa tabi ng binata. Iho, sana mapatawad mo ako. Anak na ang turing ko sa'yo. Kaya masakit din sa akin kapag may nangyayaring masama sa'yo. Maraming salamat, Mason. Binigyan mo ng saysayang buhay ko. Nabago mo ko, iho. Pero sana, huwag mong pairalin ang galit at mag-isip ka muna. Sa ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi ang palipasin muna ang lamay at libeng. Bigyan natin ng respeto ang pagkamatay ng mahal natin sa buhay. Saka na tayo mag-isip ng paraan kung paano natin matutugis ang mga kaanak ni Jerry. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino ang mga salarin. Pero siguradong mahahanap din natin sila. Wika ni Mang Dario at hindi naman kumibo si Mason. Nanatili lang siyang nakayuko. Ilang sandali pa ay tinapik ni Mang Dario ang tuhod ng binata. Lagpas hating gabi na, iho. Maghiwalay muna tayo ng daan. Uuwi ako ng Liloan
At ikaw naman doon sa Talisay. Mauuna na ako sa'yo. Magkita na lang tayo doon sa bahay. Aantayin kita. Wika ni Mang Dario at umalis na doon sa lugar. Dito na nahimasmasan si Mason. Mang Dario, pasensya na po kayo sa inasal ko. Sige po, palipasin po muna natin yung libing ng mahal natin sa buhay. Wika nito. Tumango si Mang Dario habang papatawid ng kalsada. Sabay ang libing ng bawat kaanak nila sa magkabilang lugar. Araw ito ng Linggo. Pagkatapos ng libing ay walang ibang ginawa si Mason kung hindi ang maganda. Samantalang si Mang Dario naman ay naroon na sa lapu-lapu sa kanyang tahanan. Pagkatapos maihanda ni Mason ang lahat, umalis na ito at nagtungo na ng lapu-lapu. Pagkarating niya doon sa lugar, kaagad napansin ni Mang Dario na maaliwalas na ang mukha ng binata. Aba, mabuti naman nakarating ka kaagad. Kakarating ko lang din dito eh. Nauna lang ako ng mga ilang oras. Ngayon, kung ano man ang balak nating hakbang sa angka ni Jerry ay mananatiling lihim, ako na ang bahala sa panlilinlang sa kanila. May ituturo ako sa iyo, iho. Ang pinakamabisang laso ng gagamitin natin sa kanila. Alam kong meron din sila nito, pero hindi naman tayo magpapahuli. Wika ni Mang Dario. Tumango si Mason at nagtanong kung anong klaseng lason ang sinasabi ng matanda. Halika, halika. Naroon sa ilalim ng lababo eh. Ayan, nakikita mo ba yung bato na yan? Yung nasa loob ng basong may tubig? Isa yung mutsa. Na kung tawagin sa atin, mutsa ng baliktad na cross. Nakuha ko yan sa Busay ilang taon nang nakakalipas. Isang bahagi doon sa may Bates. Eh napansin ko sa gilid ng Bates na may bahagi ng tubig na napapalibutan ng mga lobot. Isang uri ng lumot na kung saan nabubuhay sa isang lason. Nakita ko yung batong yan sa gitna. Binalot ko muna ng supot ang kamay ko bago kinuha yan. Hindi pa ako kumbinsido noon. Pero nang nasubukan ko ang mutsa ng baliktad na cross, nakapatay ka agad ng hayop. Kahit isang patak lang ng tubig ang mainom nila, hindi na aabote ng isang oras. Siguradong mamamatay. Pagpapaliwanag ni Mang Dario, hindi naman kaila sa mukha ni Mason ang pagkamangha. Meron palang mutsa na pwedeng gamitin sa lason. Tumango si Mason at akmang hahawakan sana ang mutsa, ngunit sinaway siya ni Mang Dario. Teka iho, huwag mong hahawakan yan. Kaunting dampi lang sa balat mo, pwede ka nang mamatay. Ako na ang magdadala niyan. Walang gamot sa mutsa na yan. At kung sakaling may mamamatay man, ako lang. Sige na, kumilos na tayo. Wika ni Mang Dario. Maingat na kinuha ng matanda ang tubig na pinaglulubluban ng baliktad na krus. Inilagay niya ito sa isang bote na may spray. Matapos nun, nagpunta na sila sa Punta Engaño. Pagkarating nila doon sa lugar, itinuro ni Mang Dario ang unang bibiktimahin. Pinsan ito ni Jerry, na itago na lang natin sa pangalang Alex. Nakikipag-inuman ito sa isang tao sa gilid ng kalsada. Sandaling nagkatinginan ang dalawa, na animo'y nagtuturoan kung sino ang manlalason. Tumango ng isang beses si Mason at napangiti naman si Mang Dario. Ako na lang po ang manlalason, Mang Dario. Gagamitin ko po yung ginawa kong lason. Magantay lang po kayo dito. Pagmasdan niyo po yung gagawin ko. Wika ni Mason at hindi na nagsalita pa si Mang Dario. Sinundan niya lang ng tingin ang binata habang papalapit ito kay Alex. Kita sa mukha ni Alex na animo'y nataranta nang makita si Mason. Tumayo siya sa kanyang pwesto at tinuro ang binata. Peste ka! Anong ginagawa mo dito, ha? Wika ni Alex at kaagad na sinapak si Mason. Tinamaan ang binata at napaatras.
habang yung kainuman niya ay kaagad na inawat si Alex. Ngunit ang hindi napansin ni Alex, pasimpleng pumitik ng lason si Mason at tumama ito sa kanyang mukha. Ang lakas din ang loob mong magpakita sa lugar namin, oh. Hinding-hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Wika ni Alex. Teka, ano bang ginawa ko? Eh makikisindi lang naman sana ako ng sigarilyo eh. Lintik na taong to, oh. Hoy, hindi kita kilala. Baka napagkamalan mo lang ako. Pagkukunwaring wika ni Mason at kaagad nang umalis doon sa lugar. Nang mapansin ni Mang Dario na paparating na ang binata sa kanya, kaagad itong pumara ng masasakyan. Habang papalayo sila doon sa lugar, nakita ni Mang Dario ang pagbagsak ni Alex sa lupa. Tumingin siya kay Mason, ngumiti kasabay ng pagtango. Habang si Mason naman ay nakasimangot lang habang hawak ang kaliwang mata na tinamaan ng suntok. Magaling, iho! Maganda yung ginawa mong pamamaraan ng panlason. Pasimple at nagkukunwari ka pa na makikisende. Para isipin ng kainuman niya na baka inatake lang sa puso si Alex. Magaling, iho! Wika ni Mang Dario. Nang sandaling ito ay tanghali na, sobrang kulimlim ng kalangitan. May nagbabadyang malakas na ulan. Bumaba ang dalawa sa isang bakery sa lugar ng Maribago. Kumain silang dalawa at sumilong dahil lumakas na ang ulan. Mang Dario, sino po yung isusunod natin? Tanong ni Mason. Paghupa ng ulan, pupunta tayo ng Mandawi. Doon sa lugar kung saan nakatira yung ibang kamag-anak ni Jerry. Siguradong mahanap natin doon kung sino yung nanlason sa tatay mo. Wika ni Mang Dario. Tumango si Mason at tumingin sa isang banda. Halata sa kanyang mukha ang malalim na pag-iisip. Ako na po ang papatay, Mang Dario. Ituro niyo lang po sa akin kung sino sila. At hindi ako magdadalawang isip na bawian sila ng buhay. Wika ni Mason. Hindi na ako nagtataka sa sasabihin mo, iho. Dahil alam kong maghihigante ka. Pero tandaan mo, sa bawat panlalason na gagawin mo, maaari kang mapahamak. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Alam mo, iho, parang nagkapalit tayo ng katauhan eh. Ako na ngayon yung nag-aalala. Samantalang ikaw, baliwala na sa'yo yung mga gagawin mo. Pero iho, may sasabihin ako sa'yo ha. Sana maunawaan mo ang lahat. Ang malalim na bangayan namin ng angka ni Jerry ay nagsimula sa isang hindi pagkakaunawaan. Ang ama ni Jerry ang kasama ko dati sa panlalason. Isa kaming bayarang manlalason noong binata pa kami. At sa katunayan, hanggang sa ngayon merong nagbabayad sa akin. May mga taong lumalapit para may ipapapatay sila. Di ba nagtataka ka kung saan ako nakakakuha ng pera pero wala naman akong trabaho? May mga taong nagbabayad sa akin para pumatay, iho. Ito yung lihim na dati ko pang gustong sabihin sa'yo eh. Ang tatay ni Jerry ang pumatay sa mga magulang ko. Yan ang dahilan ng lahat. Pinatay ko ang tatay ni Jerry at doon na nagsimula ang sumpa ng pagiging isa kong hukluban. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko at wala na rin akong sinasanto. Lahat ay pinapatay ko. Grabe mga idolong kaninuno. Ako ang napansin ko dito sa kwento na to, sa yugto ng kwento, yung sinabi na wala namang masyadong pinagkaiba ang pangkukulam saka panglalason or panglalason. Kasi kung pag-aaralan nating maigi, ganun din naman yung nagiging sakit eh. Nagsusuka, nagtatae, nahihilo, may tumutubong kung ano-ano. Ang kaibahan nga lang sa kulam kasi, parang mas matagal bago siya ka kumapit doon sa taong bibiktimahin. Pero itong sila Mang Dario at Mason, napakalakas. Ora mismo, tatablan ng lason yung mga binibiktima nila.
Ano kayong mas nakakatakot para sa inyong mga kaninuno? Lason o kulam? Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Kita-kits sa susunod nating upload. Maraming salamat. Bye!